Hi guys, welcome to my channel. Ang video ko po ngayong inihanda is about po sa mga OFW na pauwi ng Pilipinas. Magkaiba po kasi yung proseso noon at sa ngayon dahil sa ang mga OFW na uuwi ng Pilipinas ngayon ay kailangang mag-swab test. Una, mag-register online sa Red Cross at sa UWA para meron kang QR code dahil ang QR code na yun ay papakita mo sa airport kung saan ay naroon ka. Ganon din, pagdating mo ng Pilipinas, so ipapakita mo din yung QR code na yun na nakaregister ka na nga sa online ng Red Cross at UWA. Yun po yung tinatawag na OASIS registration, OFW Assistance Information System. Ang tanong, paano mag-register at saan, paano gagawin? Kung hindi mo alam, pwede kang magtanong sa Facebook page ng iyong Philippine Embassy kung nasaan ka ngayon. Kasi mga embassy ngayon, meron po tayong mga Facebook page. Pwede kang mag-message sa kanila, magtanong kung paano umuwi ngayon, mga proseso, yung mga hindi nakakaalam. Pag nag-message ka sa Facebook page ng ating embassy, meron silang i-reply sa iyo na link. So yung link na yun, i-click mo yung link na yun, then nandun yung kung paano ka mag-register ng OASIS. So yung pag-click mo po yung link na yun, doon ka mag-fill up ng mga pangalan mo, passport number, mga details mo po, mga information about you, saka yung kailangan po din ihanda po natin yung PhilHealth number natin kasi meron po tayong pipilapan din sa online, nilalagay natin yung PhilHealth number. Bali, dalawa po yung link na yun. Yung isa is Red Cross at yung another one is OASIS. So, yung Red Cross po, pag nakapag-registered ka na po sa Red Cross, matatanggap mo po sa email address mo yung QR code. Kailangan po nating gawing dalawa yun online para po sa ating mga details sa pagdating ng Pilipinas. Para sa mga OFW na uuwi for good at sa mga OFW na uuwi lang para magbakasyon ay kailangan po nating gawin online ito. Payo ko po sa mga OFW, pag umuwi po kayo ng Pilipinas, guys, kailangan po, meron na po tayong number ng Pilipinas SIM para may magamit po tayo. Kasi kailangan po yun eh. Pagdating po natin ng Manila Airport, meron naman po tayong pipilapan, then kailangan po natin ilagay mga telephone number natin, and then minsan yung wifi po ng Manila ng airport, minsan yung wifi hindi po siya hindi mo siya pwedeng asahan na lang na doon ka lang nakikipag wifi, minsan medyo mabagal, so yung mga gagawin online, may mga gagawin pa kasi online sometimes, ganon. So, mas nakakainam talaga pag meron ka ng number ng Pilipinas. So, kung hindi ka makabili sa bansa, kung sa bansang kinaroroonan mo ngayon, siguro, pag nakita mo sa Manila Airport na may nagtitinda ng SIM card, meron naman eh, may nagtitinda doon, pero yun nga lang, medyo mahal din. Bumili ka na ng number mo. Kailangan po kasi talaga yon, lalo na kapag basta po, yun lang po ang payo ko. Guys, the same thing po, pag uwi po tayo, wag po natin kakalimutan na wala po tayong tubig, walang mga liquid sa ating mga bag na hand carry, like lotion, Colgate, at saka yung Nutella po, hindi po pwede yun. Sayang lang po yung pera ninyo na binili niyo kasi may nakita ko noon last time na pag-uwi ko sa Changi Airport ng Singapore, bumili po siya sa
duty free ng maraming Nutella. Oh my gosh. And then after that, wala, hindi siya nakalusot. Inalis po yun. So, wasted po. Nabibili po tayo at ilalagay natin sa ating mga hand carry na luggage. So, mas mainam po, i-check in po natin yung mga ganong bagay. Guys, huwag natin kakalimutan yung mask natin kasi kailangan po natin yon sa pag-uwi kung gusto nyong doblehin para mas mainam po, doblehin po natin, dalawang mask ang isuot. And then bumili na rin po tayo ng mga hand gloves dahil para sa protection po nating mga kamay, mga hinahawakan natin sa airport. And then yung mga disposable po. And then yung face shield natin, provide na rin po natin. Pero meron din yata silang binibigay na free. Pero mas mabuti na po yung standby tayo. Kung saan kayo galing, bumili na po kayo ng face shield. Dahil sa Manila Airport po, kailangan po talaga yung face shield. Kailangan natin gumamit ng face shield sa Manila, lalo na kapag bibiyahe ka na ng probinsya. Doon po talaga napaka-importante po yun. Hand sanitizer. So, maglagay po tayo sa ating mga bag ng hand sanitizer. Okay naman po yung hand sanitizer, yung small bottle lang po kasi allowed naman po yun. Pwede po yun. Siya nga pala, pag uwi po tayo ng Pilipinas, huwag po natin gawin yung dati na last 2 hours, departure ka na, or last 1 hour, departure ka na. Mas mainam po na mas maaga ka ngayon na pumunta, maybe 3 hours before ng flight mo or 4 hours before. Kasi po, yung mga proseso ngayon is different from last time. Kasi ang proseso ngayon, may mga, pag dumating ka kasi ng airport, di ba, pipila ka, and then yung mga pipila pa dahil sa COVID-19, minsan mali-mali yung pilap mo, and then uulitin muli. So maybe medyo troublesome ng konti. So mas mainam po na mas maaga ka na dumating ng airport, then magawa mo lahat yun para hindi ka nag-i-inhari, hindi ka ma-stress, so everything is okay. Okay, guys, arrival sa Manila Airport, so hindi ka na magpapasundo dahil no more sundo-sundo this time. And then, Coast Guard nang susundo sa'yo upon arriving. Paglabas ng eroplano, ang sasalubong sa'yo is Coast Guard. So, huwag ka lang mag-expect na ganito, ganyan-ganyan, ha? Dahil ganun po ngayon ang proseso. So, yung Coast Guard, sasalubong sa'yo, then i-assist kayo papunta sa swab test. Pipila kayo for the swab test. So, ang una po niyan is swab test. Hindi mo muna kukunin yung luggage bag mo. So, baka inisip mo, oh, nasan yung bag ko? Hindi ko pa nakukuha yung bag ko. No. Kailangan mo munang mag-swab test. Pipila kayo. So, wait muna yung luggage bag mo doon. Don't worry, hihintayin ka ng luggage bag mo. Sa mga hindi pa nakaranas ng swab test, huwag po kayong mag-alala dahil hindi naman po yun masakit. Meron lang siyang mahaba na para siyang cotton bud, pero hindi siya yung cotton bud na nilalagay sa tenga, ha guys. Yung ginagamit nila sa swab test is yung mahaba, pahaba siya na very thin. Very thin siya. And then nilalagay lang sa bunganga muna, bunganga. Ibuka yung bunganga. Then after that, yung ilong mo, kaliwa at kanan. Medyo a few seconds lang, tapos na. So, wag po kayong mag-nervyos, wag po kayong matakot dahil hindi naman siya masakit eh. Kasi po kasi guys, may mga nagsasabi na, oh, ganito, ang sakit-sakit nun. Oh my gosh, sabi nila na ganun, tutusokin yung ilong ko, yung cotton bud. Yung iba, hindi naman nila alam. Ang akala nila, yung cotton buds na nilalagay sa tenga. So, magkaiba po yun. Yung cotton buds sa tenga, at saka yung
yung inilalagay sa, yung ginagamit nila sa swab test. Magkaiba po yun. By the way guys, yung result po ng swab test ay hindi po natin na malalaman agad-agad. So you have to wait a few days bago mo malaman yung result. Kaya sa mga gustong magbiyahe na OFW, mas nakakainam po na be careful po tayo sa health natin. Walang ubo, walang sipon, vitamin C po guys. So yun po, it helps po sa ating kalusugan para po wala po tayo maging problema sa ating paglalakbay. So guys, arrival na po tayo ng Manila. So ito po, kailangan po magpila, magantay para sa po sa swab test. So kailangan din natin na may social distancing guys. About po sa swab test, huwag po tayong mag-alala dahil hindi po tayo ang magbabayad kundi ang gobyerno. Pag nasa airport na po tayo ng Manila, alam nyo naman ang maraming tao, maraming magpapaswab test, maraming nakapila. So be patient lang po. After ng swab test, kukunin na ninyo ang bagahe niyo, and then after that, meron pong mga laking bus kung saan doon kayo sasakay para dalhin kayo sa isang hotel for a short quarantine while waiting yung swab test result ninyo guys. Winter Hotel, isa ito sa mga hotel kung saan dinadala yung mga OFW na darating sa Pilipinas na naghihintay ng kanilang mga swab test result. Red doors po yung ibang tawag nila sa hotel kung saan nilalagay yung mga OFW for quarantine a while. And then, huwag po kayo mag-alala dahil free naman po lahat. Pagkain at saka yung bayad ng hotel, hindi na po ninyo babayaran yun. So, pag meron na po yung result, check lang po ninyo yung email address nyo dahil isa-send po nila sa inyong email address ang ganitong certificate na okay na yung swab test mo, negative ka, and then meron kang ganitong certificate. So, kailangan mong i-screenshot or i-save mo itong certificate na to kasi kailangan ito paglalabas ka ng hotel, and then after that, kung uwi ka ng probinsya, kailangan mong ipakita ito sa mga Coast Guard. So, paglalabas na po ng hotel, meron na naman pong naghihintay na bus. Huwag po kayong mag-alala, may sakay po kayo. Okay? So, may bus po yan, papunta po ng probinsya. Ang unang ihahatid ng mga driver is yung mga pupunta ng airport. Example, yung pupunta ng Davao, Cebu. So, mag-aeroplano sila. So, ihahatid muna nila sa domestic flight. And then, after that, saka nila ihahatid yung mga OFW na papuntang probinsya. So, it's the same thing, guys. Wala po din kayong babayaran sa bus. So, it's all free. At meron din po kayong mga pagkain na ibibigay sa loob ng bus. Sa mga uuwi ng probinsya, ihahatid kayo sa PITX. Doon kayo pipila para magbiyahe to probinsya. Kung anong region ka, region 1, 2, 3, and so forth. So, dyan po, pag napumila po kayo, bibigyan din po kayo ng pagkain. So, no worries about food po. And it's all free guys. So sa loob na bus, on the way to probinsya kung saan ka uuwi, meron din pong isang staff ng OWA na mag-a-assist sa inyo. So mag-check ng mga certificate ninyo, and then after that, before entering ng province ninyo is kahit meron pong checkpoint, then ipapakita ninyo ang inyong mga certificate. So, standby lang po ng mga certificate. Sa bus po, yung upuan is bali dalawang tao ang uupo. Diba guys? So, ngayon dahil sa COVID-19, meron tayong social distancing sa loob ng bus. So, isang tao lang ang uupo. After arriving sa inyong probinsya,
hindi po family ninyo ang susundo sa inyo kasi meron pong mga protocol na sinusunod. LGU po ang susundo sa inyo, and then after that dadalhin kayo sa barangay, and then doon nyo malalaman sa inyong mga barangay kung ano po yung sinusunod na quarantine ninyo, kung home quarantine or barangay quarantine. Maraming salamat po sa panonood, and hopefully na naka-help po sa inyo ito sa mga OFW na pauwi ng Pilipinas. Para po sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, please pa-subscribe na po, and then pa-like din po ng aking video, and pwede po ninyong i-share. Salamat po!